sinabing farming, matik na papasok sa isip natin ang isang maaliwalas na kahabaan ng lupa sa isang di kalayuang probinsya. Napapalibutan ng mga puno at halaman at kung saan marami kang hayop na makikita. Malayong malayo sa imahe sa bubungad sa'yo kapag pumasok ka sa isang lugar gaya ng Bonifacio Global City sa Taguig. Pero aakalain mo bang sa gitna ng tinatawag na concrete jungle ng BGC, may isang maliit na sulok kung saan maaari kang matuto ng iba't ibang pamamaraan ng pagtatanim ng mga sariwang pagkain? Dito ang destinasyon ng food adventure natin ngayong araw. Welcome sa Urban Farmers PH dito sa Bonifacio Global City, isa sa mga proyektong bunga ng nagdaang pandemya. Sinimulan ito noong March 2020 ni Louis Gutierrez na nooy nagmamay-ari ng isang sikat na chain ng silver accessories. Nang magsara ang mga tindahan nila bunga ng lockdown, kinailangan niyang humanap ng paraan kung paano makakatulong sa kanilang staff na nawala ng trabaho. At ang naisip niyang paraan ay farming. Di naglaon, nakapukaw na ng proyekto ni Sir Louis ng interes ng ilang mga kabataan na nag-volunteer na sa pagpapalago ng mga tanim sa munting lupa na ito sa BGC. At ngayon, isa na itong lugar na nagsusulong na maiparating din sa ating mga kababayan ang kahalagahan ng pagtatanim. At para maging mas masaya ang pag-i-explore natin sa farm na ito sa gitna ng syudad, nag-day off muna ang mga tropa kong sina Matt at Radson sa pakikipaglaban sa mga beast fighters bilang Big Bird Armstrong at Mark Gordon para samahan tayong mag-volunteer sa pagtatanim at syempre, maghanda ng masasarap na pagkain. Nakuwento kasi ni Matt na yung AirPods niya, eh talagang specialty, sabi mo? Best pesto. Best pesto. Ayan. Since nandun tayo sa topic na yun, pinaka-base kasi ng pesto is basil. May ibang components like pine nuts, nilalagyan din yan ng garlic, and then syempre extra virgin olive oil, and then cheese after. Pero yun nga, yung tatlong main na yun yung pinaka-foundation ng sauce na yun. And we'll be making parang ibang version sa ibang lugar ng pesto, which we call pisto. Pisto. Parang joke na. Okay. So, yun yung papagawa natin sa'yo, brother. Ah. So, gawa lang tayo ng isang mabilis na pisto, which is the sauce. Gagawin natin. So, we'll be using yung ating garlic. Siyempre, yan yung olive oil. So, we have our garlic here. Radson, brother. Ganto lang kabilis yan. We'll just pour yung ating oil. And then I will let you blitz. Yes, sir. Okay. Go. I think magagamit natin halos lahat yan. Okay. Yeah. Si Matt kasi ilang beses ko na itong inutusan at pina-assist sa akin eh. Pero magagayat ka rin. Ayan. Sa iyo, brother. Gina natin yan. O, one lang, cut lang into half. Okay. And then let's place it doon sa ating tray. You can use blender or kung gusto mong medyo old school, mortar and pestle. Pero definitely, oo, dinidikdik. But we'll use a stick blender. Yan. Natakam na ako agad, chef, ha? Tsaka sarap nung, ano, nung vibe. So, nandito tayo sa parang gantong setting. Nasa farm tayo, urban farm. Kasi, wow! Ang galing nga eh. Diba? Ngayon lang ako naka, ano, ng urban farm. So, yeah. Depende sa texture, depende kung anong ini-aim mo. Kung gusto mo siya ng mas pino, kung gusto mo ng medyo coarse, medyo buo-buo yung ating garlic and other ingredients, pwede mo pa siyang mas mabilis mo lang siya ipupuree or ibiblitz. Depende rin sa pag-a-applyan mo yan kasi very flexible ng, well, ng sauce na to. Pwede yan. Of course, what we'll be doing now is sa meat. Pwede, definitely sa pasta rin yan. Ganito rin ba ginagamit siya yung sa pizza? Kasi yun yung isa sa mga favorite pizzas ko eh. Pwede. Pesto. Hey, kadalasan pesto. Kasi pag ayaw mo nung, lalong-lalo na kung may mga diet restrictions ka, may allergies ka, hindi ka pwede sa nuts, ito yung pinaka-best alternative. So, okay na. Mabilis lang to, di ba? Pwede mong gawin sa bahay. Yun nga, pwede mo itong lagyan mo ng konting acid. Salad dressing sarap na rin siya. Kahit nga sa bread lang eh. Oo, yan. Ganun mo lang sa bread. Diba? Sarap. Ito, paggagawa natin sa kanya ngayon, yung chicken natin. Mukhang beast fighter to ah. Natinalo nyo na. Tinalo. Talo na. What I always like to do pag nag-roast ako ng chicken is kinakat namin siya sa gitna, which we call sa culinary,
na spatchcock. Spatchcock. Oh, so, ba-butterfly lang natin? Butterfly. Parang saktong-sakto sa multi-spy yung ano natin, ha? Butterfly return technique. Yes, sir. You'd wanna do this, especially when you're roasting, baking your chicken, kasi, di ba ganyan lang siya normally, nakikita natin. Pag naka-spatchcock siya, bumubuka, mas marami yung na-expose na skin. Di ba kadalasan kasi, kunyari, maganda yung kulay dito, tapos sa likod, pangit. Or kulang. Pag naluto siya, parang kulang. Yes, sir. So, Radson, please, help me. Ikukan lang natin yan. I-slather natin or i-apply natin sa balat. Pero ang pinaka-importante kasi dyan is, ilalagay natin yung flavor doon sa loob mismo ng chicken. So, we'll just put it in. Yan, may mga openings na ganyan. Doon sa ilalim ng ano, skin. Yes, sir. Ano, para mas ma-absorb. Mas ma-absorb. Siyempre, mas maraming garlic and basil and olive oil. Yes, sir. Mas masarap. Yes, sir. Pwede naman mag-take home, no? Oo naman. Kung hindi mauubos. Yan yun. Kung may matitira. When you're doing this technique, make sure na lahat ng pwede mong maabot, okay, aabotin mo talaga. So there. So yan, okay na yung loob niyan. I'm sure siksik na ng flavor yan. And ito yung ating pan. Roasting pan or baking tray. Siyempre, mas best pa yan kung parang imamarinate mo siyan for like an hour. Diba? Better, no? Better. If you have the time na makapag-antay pa, hindi ka nagmamadali, then sure. 1 hour to overnight, pwedeng-pwede. Pero pag kunyari, kagaya yan, busy-busy kayo sa pakikipaglaban sa mga beast fighters, nagmamadali kayo, apply mo lang. Pero ang pinaka-critical kasi dito is, we slow cook yung ating chicken. Diba? So, normally, when I say slow cooking, kasi pag nagro-roast ka ng chicken, it would be baked at around 350 degrees Fahrenheit, pataas. Pero gagawin natin, we'll cook it sa 300 degrees Fahrenheit for 45 minutes. And then, bago natin siya serve, that's the time we crank it up para magkaroon ng magandang kulay sa labas. Nice. Grabe, nakatakam yun, chef! Diba? Wala naman pinapakain siya. Pinapanood ko pala, natikpan ko na. Parang narinig ko nga, napalunok ka eh. Tapos yung ating sweet potatoes, lagay lang din natin yan dyan. Eh, para ano, isang lutuan na lang. Yes, diba? Normally, you would bake it straight sa oven. Pero, one of the things na you can do para mas ma-ensure mo na moist yung chicken mo is to add liquid. We'll just add some water. Doon lang din sa gilid. Huwag mo lang din pupunuin masyado kasi maglalabas pa ng juice yung, okay, yung chicken natin. Isipin mo na lang gaano kasarap yung sweet potato natin kasi meron na siyang pisto, tapos isip-sipin pa niya yung oju na tinatawag or yung katas ng manok. Yung chicken. So, okay. Ganun lang kasimple yan, mga sir. Pwede na natin ilagay sa oven yan. Gabi nating napapanood lumaban sa Beast Fighters sina Matt at Radson bilang Big Bird at Mark sa Voltes 5 Legacy. Pero ngayong araw, time out muna sila mula sa Camp Big Falcon para mag-volunteer sa Urban Farmers dito sa BGC. Hindi man aliens ang kinakalaban nila, nagagawa pa rin ng mga volunteers dito na mag-vault in para makapag-ambag ng positibong impact sa kamalayan ng mga tao tungkol sa halaga ng pagsasaka at pagtatanim ng sariwang mga pagkain. So, Farmer Andy, paano kayo nag-start na mag-ganito, mag-volunteer? Actually, sir, ang maganda dito sa Urban Farm, ano po eh, yung sa advocacy niya. Ako po kasi one of the displaced worker ako that time of pandemic. Oh. From office work po ako, kaso that time, nag-close po lahat ng mga businesses eh. Nag-given po ako ng opportunity na matutunan o maturuan mag-farming. And now, I'm sharing also my knowledge. Ngayon po, introduce ko naman po sa inyo yung soil media that we're using here in the farm. Meron po tayong tinatawag na
carbonized paisal. Yung role niya po doon sa soil media, siya po yung nagbibigay ng ano, para maging loose yung soil. Hindi po siya intact, hindi siya maputi, okay. Or hindi naman siya masyadong matigas kapag tuyot naman siya. Mm. And next po natin, meron tayong tinatawag na cocoa peat. Sir, yung cocoa peat, siya naman yung tuga-holds ng water. At at same time, siya nagbibigay ng air sa roots para makapag-penetrate, para makapag-grow po siya. And then, yung pinaka-importante po na soil media natin, ito yung tinatawag nating vermicast. Siya po yung poop, yung manure po ng mga bulate. Pero siya po yung pinanggagalingan lahat ng nutrients needed by the plants. Mm-hmm. Magnesium, potassium, nitrogen, calcium, lahat ng kailangan po ng plants is coming from this soil po. Then, imimix natin all together po yan. And one thing po, may ratio po yan. 60% for the vermicast, 20% for the cocoa peat, and CRH 20% also. Bukod sa mga pamamaraan ng epektibong paghahanda ng lupa para taniman, maaari mo ring matutunan dito kung paano magpalaki ng mga tanim. Mula sa pagpapatubo ng seedlings sa kanilang mga greenhouses, tamang pagtatransplant ng mga ito, at syempre, ang araw-araw na pangangalaga sa mga halaman para lumago ang mga ito. Palaki kayo maayos, ha, Roberto! Francis! Farming has been my profession for the longest time. Yeah. Ito yung racket ko nung college ako. Yan yung mga panahon na walang ibang mapagkakakitaan. So, sasama ako sa mga farmers, lalong-lalo na sa Palay. Kaya puro lettuce yung nandito for now, when we do crop rotation. Hindi kasi siya hindi siya lapitin masyado ng pests. Okay. Unlike pet chai, super lapitin ng pests dito sa city. I see. Those are the things that you guys have discovered kasi... While farming here. Kasi iba talaga yung setup niya. Before kasi, nasa agri company din ako, iba yung atake doon sa rural area, iba naman. Dito sa urban. Yes, kasi dito you have to think about maybe rats or maybe yung mga usual na pests sa bahay, hindi usually pests sa Sa farm talaga, no? Here, matibay na sila eh. So you really have to think ano yung mga crops na hindi nila lalapitan. Okay. Mm-hmm. What I also like about the design that you guys have here is doon sa mga specific areas, naglalagay ko yun ng mga ganyan. Flowers. Yeah. To attract lang din siguro mga pollinators natin, mga bees. Yes, kasi we don't have that many people to hand pollinate, diba? Yes. Sa iba nag-hand pollinate sila. So for us, we want to work with the biodiversity here. Yeah. Seeing as we don't really have to use chemical pesticides kasi na natural farming kami. So yung purpose ng flowers is really to feed the bees who do the pollination. Yeah. Maganda dito, pinalibutan niyo siya ng basil. So very strong yung flavor, yung amoy niya. So somehow nagre-repel siya ng possible ng pests. Yes. Right? Hindi lang mga dating staff na nawalan ng trabaho at mga volunteers na young professionals ang nakilala ko sa pagbisita namin ito sa Urban Farmers. Nasurpresa rin akong isa rin pala sa mga taga-suporta at volunteers ng proyektong ito ang respetadong chef at culinary director ng Center for Culinary Arts. Walang iba, kundi si Chef Philip John Golding. Kasama raw siya sa mga makikisalo sa aming mga niluluto today. Kaya itong sinamata Radson, tila lalong naging determinadong karirin ang paghahanda ng mga dishes namin. Ito yung harvest natin kanina, ang eggplant. Okay. So may naisip ka bang dish for this? Braised eggplant. Pwede. Take it away, brother. So solid. So paano natin gagawin? Ipipeel natin itong ating eggplant. Okay. Tapos ay kakat lang natin into three parts. Sige. Try mo na. Solid na to, no? So sa sauce, anong balak mong gamitin? Oyster sauce. Tapos lalagyan natin ng... Oh, meron naman tayong salt dito salt, pepper, konting sugar. Okay. Tapos i-garnish lang natin itong scallions. Nice. So, prepare ko lang yung pinaka-sauce mo. So, we'll thicken it with siguro some cornstarch, no? Pakapalin lang natin ang cornstarch. So, ang gagawin natin, parang i-butterfly return technique natin. On. Ito. Diba? Singit pa rin yung butterfly return technique mo, ha? Diba? So, parang lang,
Ganyan, no? Yan, okay. Yun, takto. So, pag naluto na kasi ito, bubuka na yan eventually. Mm. Paglalambot na, no? For your sauce, naglagay ako ng toyo and toyo, sugar. Toyo, cornstarch. Sukay. Yun lang. Pag naluluto na yan, pwede na natin siyang i-butterfly return technique. Technique. Yes, sir. Okay. Yan, tingnan mo. Bumubuka na siya. Ha! Antayin lang natin siyang lumambot hanggang pwede na natin ibuka para ma-sear. Season natin? Let's go! Let's G! So, ito yung ating oyster sauce. So, lalagay ko lang para lang din pag pinaliktad natin, maganda yung color. Oyster sauce pa lang inalagay, natataka mo diba? Naman. Uy. At saka, di ba napakasimple, isang ingredient lang natin. Magdayin lang natin mag... Brown. Ano, brownish. Magtusta ng konti para pogi ika nga ni Chef JR. Pwede na natin sigurong i-flip. Beautiful. Ayan, oh. Yun, ang hinahanap natin, bro. Solid na yan. Pogi. Oops, nanigit. Nagpapa. Tikman ko daw, Brad. Nako, patay tayo lang. Nako. Tatawag ng kanin, Brad. Yun! That's what I'm talking about. So yung hinahanap natin dito consistency, hindi masyadong malabnaw. Hindi rin masyadong malabnaw. Yeah. Huwag naman yung parang hindi na siya nagra-run ng ganyan. Ito! Okay! Yeah. Simple as that, sir. After almost a day ng pagtatanim, pag-aani at pagluluto, mukhang marami nang natutunan si Matt at Radson mula sa mga volunteers tungkol sa urban farming. At bilang alam kong panibagong experience ito para kay Radson, naisipan kong samahan pa ito ng pagpapatikim sa kanya ng isang gulay na hindi niya masyadong kilala. Ayan, ito sa tawag. Titong tito yung dating ko, no? Kilala mo ba ito, anak? Ayan, kilala mo ba yan? Hindi, ano po ba ang tawag dyan? Okay, so ito yung raw form ng saluyot. Saluyot? Ano yung saluyot? gusto ko yan. And feeling ko si Matt, kahit mahilig sa kusina yun, hindi rin siya nakaka-experience pa nito. Partner natin sa ginisang hipon. Just don't touch yung pagtawanan niya mag-iwa ko. I'm trying my best, guys. So, kung mapapansin mo din, yung prawns natin, wala na siyang ulo, wala na siyang shell. Wala na, ito na lang yung natitira. So, akala mo, sayang na yon. We could actually make it into a stock. So, ito oh, na yan. Ayan na yan. Pwede pala gumawa ng shrimp. Yes! Amoy mo. Oh. Shrimp essence is all there. Unahin ko lang yung kamatis natin. Then, onion, sabay na rin. Tapos, garlic. There. Konting salt lang. Tapos yung saluyot natin, pwede natin siya as is. Pero yun nga, para lang mas maganda itsura, cut lang natin. Mm-hmm. So since mabilis maluto yung ating prawns tsaka yung ating saluyot, ilalagay ko na yung stock natin. Na-excite ako talaga sa shrimp stock. Feeling ko masarap yan. So what we'll do is, we'll reduce it, mako-concentrate ngayon yung lasa ng shrimp. So we'll just add in some, well, generous amount of pepper. For some heat pepper. And kick, di ba? Yeah. And ito daya ko to Oyster sauce. Sweetness. Yeah, sweetness. So yan, nakita mo, lumalapot na wala tayong nilagay dyan. But because of the tomatoes, kasi yung stock nga natin, nice. So yan, lagyan na natin to.
Natawag na tayo ng hipo natin. Boom! Yes. Mm-hmm. Ang bilis na luto ng hipo, no? Yes, sir. At saka you wouldn't wanna cook this, lalo na gantong karami, gantong kalaking hipon, for over 5 minutes. At this point, mga 60% na itong luto. Let's turn it off. Malaking sign is yung nag-change na siya ng color from gray to orange. After cooking for some time sa ating oven, ready to plate na rin ang hinahanda naming chicken pisto. Perfect na centerpiece ng espesyal na salo-salo natin kasama ang mga volunteers ng Urban Farmers. Isa na sa mga yan ang special surprise guest naming si Chef Philip Golding na culinary director ng isa sa pinakamalaking culinary school sa bansa, ang Center for Culinary Arts o CCA. It's fantastic for the chefs, for the customers to know that the produce within a 25-kilometer radius. Because that's the trend globally now for the footprint, is to have food grown. So how would you think that in the center of BGC, there would be a garden? People in London were saying, wow, we should be doing that in London. We should be doing that in New York. Tuloy ang food adventure natin dito sa Urban Farmers dito sa Bonifacio Global City. Isang tahimik na lugar at masasabi kong oasis sa gitna ng syudad, kung saan pwede kang matuto ng farming at mag-enjoy ng mga fresh produce kahit wala ka sa typical na farm sa probinsya. At para mas ma-enjoy pa ng mga tropa kong sina Matt at Radson ang pag-volunteer nila for a day dito sa Urban Farming, may bonus dish ako na ihahanda para sa kanila gamit ang mga sangkap na dito mismo namin nakuha. So kanina nung nag-iikot tayo, nakita nga natin yung iba't ibang klase nila ng lettuce. Of course, yung marami pa nilang produce. So I thought of doing, of course, yung ating protein, yung ating pork, and then ipa-partner natin yung kanilang fresh na garden salad. So what I'm going to do here is, simple lang. Lalagay lang natin yung ating pork. And lalagyan lang natin siya ng konting tubig para lang mas ma-render natin yung taba or mapalabas natin yung taba. And of course, season natin yan with some salt and pepper. Chilax lang yung ating pork dyan. Pwede na natin gawin yung ating mayonnaise. For homemade mayonnaise, tatlo lang actually yung pinaka-basic components niyan. Egg yolk. Lagay lang tayo ng some salt, pepper, and then yung ating olive oil or any kind of oil. Pwede ninyong gamitin for this. And yung ating acid. For this mayonnaise, we'll be using yung ating orange juice. And syempre, gagamit din tayo ng kanilang fresh tarragon. Blend lang natin yan. So okay na ako dun sa consistency niya. Also, just a tip, pag nagawa kayo ng homemade mayonnaise, hindi nyo talaga kailangan or hindi nyo pwedeng ilagay yung egg white doon kasi ang pinakakailangan mo lang doon sa egg part is yung yolk na meron siyang fat. So when making mayonnaise, it's actually a process na tinatawag nating emulsification. Acid, I would say for you to make a successful homemade mayonnaise, hindi siya talagang importante. Importante siya in the flavor. Kasi kapag itlog lang yan at saka yung olive oil, masyadong mabigat sa palate or sa panlasa. So kailangan mo ng something to cut through that. The reason why, pinakuluan pa rin natin yung ating pork instead of directly frying it is because gusto natin mas juicy yung ating pork habang meron tayong magandang crust sa taas. So for our side, and pinaka-garnish na rin, sa-slice lang natin yung ating lettuce. So we're using different kinds here kasi magkakaiba yung kulay niya. So nakita natin may green. Meron din tayong, yun, medyo nagba-brown, nagre-red ng kaunti. And eto, malalim na kulay na parang brown na siya, na red. And mix lang natin yan. Then toss lang natin doon sa ating mayonnaise. And pwede na natin kunin yung babot.
Right. With this new discovery, it's good to know na kahit kaano pa kalaki ang mga challenges na kailangan mong harapin sa araw-araw, may mga lugar gaya ng urban farmers kung saan pwede kang mag-relax while at the same time, makatulong na makapagsulong ng positibong pagbabago sa mundo.